So ngayon, ang i-unbox natin ngayon is yung ating nail gun. So ito is Gun Rivet Tools Concrete Tapping. So kung kayo po is electrician, at syempre magwa-wiring kayo, then syempre mahirap mag-drill kung mataas yung pagbubutasan yung pader o matigas yung pader, mahirap mag-drill nun. Dahil ako na-testing ko yon, walang puwersa, lalo na gumagamit kayo ng palyadong drill, then wala pang hammer, so mahirap. Then kung kayo naman is tubero, so ganun din. Kailangan yung i-clamp yung mga tubo para lang ma-proteksyonan na wag gumalaw para hindi mabasagan ng tubo. Then magdi-drill din kayo sa pader. Eh paano din kung matigas din yung pader o mahirap din yung pepwestuhan, di ba? So ngayon, may mga bala tayong papakita na pinaggagamitan nito. So ayan, nasa ating screen. So ayan yung mga clamp na ginagamit sa mga tubo. So meron naman dyan is panabit lang. Ayan, katulad ng isa dyan, panabit. Then yung isa naman is parang pako lang na may ulo. So ngayon, kaya ako binili to dahil nakita ko kung gaano pala kaganda to kahit sa mga concrete, sa mga buhos na pader, sa matigas na pader, eh kayang-kaya pala to kahit sabihin mong direkta na yung bakal is ilalagay mo doon, pwede na kahit wag mo nang butasan yung bakal. Didiretso na, tatagos na siya doon, then papunta na sa pader. So ngayon i-unbox natin. So pag bumili kayo nito, so ganito ang makikita nyo. Naka-box pa siya ng ganyan. Then, tatanggalin muna natin sa box. Ayan. So, yan yung makikita natin. So, nakalagay dito is light wall fastening tools. So, ewan ko bakit ganun na nakasulat yan. Then, sa likod, so, ayan siya. So, maganda siyang tignan na. So, taas muna natin yung cam. So, ayan. So, kita na siya sa cam natin. So, ayan yung pinakalikod. So, maganda rin yung kanyang case, ha? Matigas. Then, maganda siya, yellow. Then, ayan. So, ngayon, pag binuksan natin siya, so, ito na yung ating nail gun. Yan. So, unang-unang makikita natin is yung kanyang manual. Then, ito kasi is mini lang. So, mini. So, ayan siya. So, mabigat. Mabigat siya. Mabigat yung pinakadulo. Yan ang makikita natin, yung kanyang nail gun. So, para siyang shotgun. So, ayan. So, okay siya. Tapos, matigas. Mabigat din. Then, ang mga kasama. So, ito. Siyempre kasi, is pumuputok yan. So, meron tayong pang ano sa ating tenga. Para hindi tayong mabingi-bingi dyan. Then, siyempre, meron siya ditong kasamang brush. So, ayan yung brush niya. So, dito ata yan. Ginaganito ata rito. Ayan, panlinis. Yan. Then, syempre, yung ating eye protector. So, ayan, meron tayong sunglasses para protection sa mata pag gagamitin na natin siya. Then, dito naman is meron siyang sobrang 20 pieces na nail gun. Yan. Yan yung binabala dyan. So, buksan natin. So, 20 pieces to. Yan ang makikita natin. Then, siya yung nilalagay dito. Paganyan. Yan. Then, tsaka nyo, So, mamaya, tetestingin natin ito kung paano siya gamitin. So, yung mga clamp kasi, hindi na ako bumili. Yung ganito na may clamp, tsaka yung may panabit. Mahal kasi. Nasa 500 to 700. E, ang kaya ko lang bilhin, sinabay ko na, dun din sa shop na yon, ito. Yan. Puro ganun lang din, puro pampako lang din. So, yan. Ito naman is kulay pula. Pero ganun din sila, pares lang sila ng sukat na binili ko. Ito naman is 100 pieces. So, nabili ko lang ng 300 plus. Murang-mura pa to sa 300 plus na binili natin. Then, dito sa dalawang kahon, so check natin. Meron pa pala siyang kahon. So, ito naman is gloves. Kaso white. White gloves lang. Yan ang makikita natin sa kahon, yung gloves niya. Then, dito naman sa isang kahon. Last na to, itong kahon na to. So, dito, okay. So, dito nakalagay yung mga tools.
So meron tayong screwdriver maliit, then Allen wrench. Then meron tayong pin, ito. So itong pin na to is maliit lang. Then syempre, teka, buksan muna natin. Ayan. Then meron siyang kasamang firing pin. Ayan. Yan yung firing pin. So yan yung tumutusok diyan sa pinakabala para pumutok. Ito yon. May firing pin siya. So ano lang to, extra. So ano siya, brass. Ay hindi, copper. Pag napudpud yung nasa loob nito, ayan, pag naubos na, so ito yung ipapalit natin. Pero susunod, gagawa tayo ng video na ito, kung paano natin babaklasin to, lahat, isa-isa, then paano natin ibabalik. Para makita natin kung paano ba siya binabaklas at paano siya binabalik. So ito yung laman niya, yan. At yung mga pin, dapat yan huwag mawala. Kasi pag nawala nyo yung pin, ito, alam ko, may pinaggagamitan yung mga pin na yan eh. Importante siya. At meron pang isang maliit. Ito. Nasa dulo. So, meron siyang isa pang mas maliit. So, dapat yan iingatan nyo. Kasi, kasama yan dito, malamang dun yan sa loob. So, dun natin malalaman kung para saan pa yung iba na yan. So, ngayon, ito siya. Then, natatanggal ata ito. So, natatanggal nga. Ayan, naiikot. Yan. Tapos marami pa siyang langis. So, tetest natin to kung gaano ba kalakas to. Sa concrete, sa pader, o sa kung anong matitigas sa pader meron doon sa likod. So, maghahanap tayo ng bubutasan. Mahirap kasi magbubutas kung saan-saan dyan. Then, testingin din natin kung bakit meron siyang screw ganito. Kung saan ba ito ginagamit? Yan, mga screw na yan. Testingin din natin yan. Para malaman natin kung ano ba ang mangyayari pag ginalaw natin yung mga screw na yon. Okay. So, testingin natin siya. Yan. So, ngayon, itetesting natin siya dun sa tita ko. Magkakabit kami ng bracket ng LED TV. So, nagdala na ako ng ito. Flashlight screw, then ito yung shotgun. Ito mga sir, ikakabit natin to. So direkta na ang gagawin natin. So ikakabit natin dun sa may wall dito sa may kabila. Ngayon ang gagamitin natin bala is ito. So 25mm sa shotgun. Ngayon ikakabit natin siya ng rekta. Shotgun. Ito. Wala natin panukat. Dito tayo. Turo nyo kung saan banda, kung gano'ng kataas ha. Shotgun natin yan. Taas naman masyado nyan. Yan ito. Ito pa yun. Ito. Pampa. Yan. Papapa. Yan. Yan. Tama yan, na ito dyan. Pakiinom mula pa natin ngayon. Matata. Tama ulo ng upo dyan eh. Tama yung ginawa ko. Yan. Puso natin dito ha. Para kung abot yan. Ganito. Yan. Tamba ganito. Dito banda. Oo. Ganyan. O sige, ito yung sukat niya. Yan. Tapos mo tayo sa ote. Pag ayaw pumasok, may bara. Tatanggalin ganyan. Maamoy din. Alin? Parang ano to eh. Bala ng ano to eh. Kaya pala eh. Tapos ito pantay. Eh, wala yun. Ganyan. Okay. Alin, bira. Tanggal. Kasa. Kasa niyo uwi yan eh. Magandaan naman dito. Magandaan dito, hindi mo tatanggal to. Tibay yan. Uwi yan, ba't matakbo yan? Oo. Kasa. Ang baho. Baho talaga. Hindi pa ako naliligo eh. Yan. Kasa.
Ngayon, tsaka na natin. Ayan, makapantay, no? Tsaka natin ngayon yung ibabracket to. Ayan. Ikaw na magbabracket. Dalawa tayo. Ayan. Ayan mga sir. So makikita nyo yan talagang, ayan, no? Lubog na lubog. Oh. Sa wall na yan, ha? Rekta na yung ano natin, ha? Yung bakal. Diba? Sa bracket ng TV. Ilang inch yung TV? Ilang inch to? 54? Ha? 54? 54? Oo, yung handle nyo yung 54 inch. Yan, malaki yan. Pwede lang. Yun. Saan na ba? Hindi, kulang pa. Pasok ko to sa gatla. Yung isa, tingnan mo dyan. Yan. Hop, shoot. Hindi, lumagpas. Dito lang. Yan. Shoot sa banga. Ganyan lang? Yeah. Mm-hmm.